Magandang araw po sa ating mga tagapakinig muli ng Light Church Media Ministry from Tokyo, Japan. Talakayang makabuluhan at makalugan pagnanais na paggabay patungo sa landas ng katotohanan at kaalaman. Narito po ang inyong programang papakinggan at babalikan, Light Up Japan. Tayo po ngayon ay live na muli. Kahapon po ay nagkaroon po rin kami ng live at interview sa isa po nating kapatiran sa taga Nishikasai, isa pong pastora na aking pong na-interview at napakaganda po ng kanyang testimony. So bago po tayo mag-start ng ating pong buong January ng 2019, nais po namin maglagay ng mas marami pang mga testimony ng ating pong mga kapatid sa Panginoong Jesus. Ngayon po, pinalad na naman po tayo na tayo po ay makahuli ng isa pong kapatiran na nanggaling pa po sa Manila at siya daw po ay nag-viral sa LRT nung siya po ay mag-share ng Word of God. Kasi nga po, ang hirap-hirap naman po talagang mag-share ng Word of God. Amen po ba? So, narito po ang ating pong special guest ngayon. Talaga pong pinalad tayo ngayong araw na ito, ano? Dahil tayo po ay pinasyalan po ni Pastor Mike Mariano. Nang taga-saan po tayo, Pastor Mike? Sa Novaliches po. Novaliches po. Saan po ang church niyo sa Novaliches? Sa Uyo, Jesus the Sure Foundation. Oh, wow. So siya po ay naging pastor na. Pastor, dahil po 2019 na ngayon, so ang goal po ng media ministry po ng Light Church ay maipahayag po natin ang mga iba't ibang testimonya kung paano po nakakilala bago po kayo napunta sa isang ministeryo ng pagpapastor. Okay. Ladies and gentlemen, napakahirap po ng maging pastor. Kaya po, marami po munang mga dagok. Marami munang pinagdadaanan. At sa ngalan po ng ating pong Pastor Marlon 14 na aking pong kapartner na ngayon po ay nagpapahinga po siya at marami pong kinakain, ay marami pong salamat sa kanyang pagpapaunlak sa amin na kami pong dalawa muna ngayon ni Pastor Mike Mariano ang magiging kasama po ninyo sa bahay po ng Light Church Light Up Japan. Pastor, pag-usapan natin, paano mo nakilala ang ating Panginoong Jesus? Bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa Light Church, mm-hmm. sa opportunity na binigay niyo sa akin. Bilang pastor, napakahirap po ang dinaanan ko. Bago po ako nakakilala kay Lord, ako po ay sobrang busy sa pagkanta sa mga bar. Vocalista po ako noon sa banda. Wow! Sige po, aminin ko na po, pag sa banda po, hindi pwedeng hindi po gagamit ang drugs. Mm-hmm. Para pong artista yan. Ay, ganun po ba yun? Ang hirap, parang ang sarap umarte, ang sarap pag nakagamit po. Mm. Dahil po sa paggamit, ano po, before po kasi 1984, ang tatay ko po ay nangangaral din po sa church nung sa Kalokan. Ibig niyo pong sabihin, bago kayo, nung nandun pa kayo sa panahon na kayo ay maawit sa mga bar, ang tatay ninyo ay pastor na? Hindi po. Nangangaral lang siya o Kristiyano siya? Nangaral na po siya, kaya lang po, ang tatay ko nag-backslide po. Okay, sige po. Tuloy po natin. Sige, Pastor, go. Tapos, nung nag-backslide po ang tatay ko, lahat po kami, buong pamilya, nahila po kami. Kasama po kami na nag-slide pabalik. So, ganun po. Wow. Bali, lumaki po kami, 1984, grade 4 po ako, lumaki po ako ng layo kay Lord, pero naniniwala ako kay Lord. Mm-hmm. Nung that time po na kasagsagan ko po sa tugtugan, sa banda, yan, inamin ko po na gumagamit ako ng pinagbabawal noon. Mm-hmm. Binigyan ako ng isang leksyon ni Lord na pinalo ako. Paano po kayong nabigyan ng leksyon? January 8, ano po, na mild stroke po ako. Oh. Di okay. Po ako makahinga. Dumating kasi ang parents ko galing po ng Star City madaling araw, alas 5. May dala po sila ng pagkain na galing sila McDonald's, yung McBurger po, yung Big Mac. Ilan taon po kayo nito, Pastor? Ay, nung ano lang po yan, 2012 lang po. Wow, saikin lang po siya, no? Recent lang siya, no? Talagang hindi siya ganun katagal. Okay po, and then, what happened po? Hindi na ako makahinga. Mm-hmm. Tapos, sa ilong, sa bibig, wala na po ang hangin na lumalabas. Tapos, ginawa ko po lahat, naminom ako ng Neosip, nag-nebulizer. Mm-hmm.
sinundot ko yung lalamunan ko para lumabas yung kinain ko. So wala po nangyari. Ang ginawa ko lang, bumalik ako sa kwarto ko, dumapa po ako. Pagdapa ako sa kwarto, sabi ko lang kay Lord, hindi pa ako nag-repent. Bahala na po kayo sa anak ko. Ah, parang tinanggap mo na Lord, this is it. Mamamatay na ako. Parang ganun. Okay po. Kasi nahihirapan na po ako yung sabi. Pero after 2 hours, ginising ko ng kapatid ko, sabi niya, Kuya, tulungan mo kami dahil nalak yung pinto namin sa taas. Ikaw na magbukas, nandun susi sa loob. Napabangon ako. Pagbangon ko, sabi ko, sandali. Sunod ako. Pero pagbangon ko, nagkaroon na po ako ng... Nagtanong na ako sa sarili ko. Ayos na po yung katawan ko. Sabi ko, ano yung ginawa mo sa akin, Lord? Umiyak ako dun sa kwarto mag-isa. Sabi ko, hindi ko na nga naayos yung buhay ko para sa'yo. Binalik mo pa yung buhay ko. Sabi ko, Lord, paano kita magagantihan sa papaanong paraan? Sabi ko, kaya noong time na yun, kahit sino pa makausap po, pumasok ang trabaho, ang isip ko, hindi ako makausap, balisa ako dahil po iniisip ko kung saan ko hanapin si Lord. Sabi ko, umiiyak ako. On that time po, nagtatrabaho ako sa Amber bilang delivery po. Nag-deliver ako ng pagkain. Okay. Binigay talaga ni Lord sa akin ang delivery, Pastora po, sa Las Piñas. Nag-deliver po ako sa Las Piñas. Sabi ko, Pastora, siguro mga 2 pa, nakita ko yung pangalan ng church. Sabi ko po, Pastora, born again po ba kayo? Sabi niya, oo, iho. Sabi ko, may pagkamayabang ako dahil dati po akong Christian na gano'n. Okay. Sabi ko, full gospel po ba yan? Next. Sabi niya, oo, iho. Pag sabi niya gano'n, umiyak na ako, tumulo na yung luha ko sa mata ko. Tapos, nagsabi na ako sa kanya, hindi na ako naya. Sabi ko, gusto ko na pong bumalik kay Lord. Pag iyak ko, tinawag na ako ni Pastora, pinalapit niya ako, sabi niya, pinag-pray niya ako. Alam niyo po, simula nun, doon nag-transform ang buhay ko po. Wow, hallelujah. Sabi ko, hindi ko alam kung paano nangyari sa akin, parang instant na binago niya yung pananalita ko, binago niya yung footstep ko. Yung dati kong pinupuntahan, hindi ko na napupuntahan. Mga kaibigan ko, katulad kayo po, hindi po tayo makakilala. Ganun po ginawa ni Lord. Binago niya yung pananamit ko. Kaya pag pumunta ako sa bahay namin, tinitira namin nung araw, sabi, ayun na ano, nababaliw na. Kasi nakapolo na po ako, may dala na akong Bible, baliw na raw ako. Tapos ang laman daw ng Facebook ko, puro Word of God. Sabi, ayun, sinapian na. Ano po ang comment ng inyo pong pamilya dito? Kasi, especially po yung father ninyo. Ano po yung naging dating sa kanila? Ano yung naging komento nila tungkol dito? Natuwa po ba sila? Or tinakwil ba nila kayo? Ano po ba ang nangyari? Ang nangyari po, nagulat sila eh. Kasi, hindi bagay sa akin eh. Hindi po bagay sa akin na maging ganun. Pero alam niyo po ba na ako ay na-bless ako sa Panginoon dahil po sa akin, ang pamilya ko po, nababalik ko po sa Panginoon. Wow! Lahat po kami nasa church na po ngayon. Hallelujah! Kaya pati kapatid ko, nagpapastor na rin. Ang tatay ko, nagagamit na rin ang nanay ko po, mga kapatid ko. Ang inaano ko na lang po yung dito sa Japan, gusto ko sila madala rin. Yung ano kasi po, yung may dalawa pa po ang kapatid na hindi ko pa na... Parang minimission ko, gusto kong, hindi ko po pinipilit na, katulad ni Lord, kailangan may pag-ibig. Amen. Kung ang kapatid natin may vision, hindi natin pwede sabihin na tumigil ka sa pag-inom, tumigil ka sa paninigarilyo, hayaan ko lang ang Holy Spirit ang kumausap sa kanila. So basta ito po ako, yung naging mission ninyo nung kayo po ay pumarito, nung kayo po ay dinala dito. Sino po nagdala sa inyo dito yung sa Japan? Yung kapatid ko po, yung bayo ko, in-invite ako. Wow. Parang ano, parang dinidesignate talaga ng Panginoon na magkita kayo ng kapatid mo kasi may mission ka sa kanya eh. Di po ba? At saka ang ganda naman po kasi nung naging testimony ninyo, nakakilala na kayo sa Panginoon, nag-backslide kayo, tapos nagkaroon kayo ng bisyo, tapos bumalik kayo uli sa Panginoon dahil doon sa pag-deliver lang ninyo ng pagkain eh. Opo, dahil doon sa pinalo ko ni Lord, yun ang milestone po ako. Yun yung pinaka turning point po ninyo. Yung talagang Lord, gusto ko nang ibigay yung buhay ko kasi sa iyo. Po, sabi ko, sayang po yung buhay ko, hindi nagamit ni Lord. Sabi ko, this time, itong buhay ko kailangan kagamit-gamit sa Panginoon po.
Nung dinala po kayo dito, bago po kayo dinala dito ng kapatid ninyo, so may mga missions din po kayong ginagawa sa Pilipinas? Opo, dati po kasi yung evangelist bago ako nagpastor. Eh. Mm-hmm. Okay. Sa kulungan, wow, sa hospital, mm-hmm, sa eskwelahan, sa bundok, makakit po ako. Marami po akong picture na kasama ko mga bata, nagbibigay po ako ng mga gifts sa mga bata, mm-hmm, matanda. Mm-hmm. Ang sponsor ko po ay mga kapatiran sa ibang bansa. Sila po ay nagbibigay sa akin ng, nagsusupply ng mga pamigay ko po, nagpapapiding ako sa eskwelahan. Hindi ko alam, binago talaga ako ng Lord. Sabi ko, lahat ng tinatamasa ko, puro galing po kay Lord eh. Mm. Actually, lahat po, halos yung lahat na suot ko, yung pera ko, puro galing kay Lord eh. Mm. Hindi po, kung magtrabaho man ako, siguro konti lang, hindi ko kakayanin yung trabaho, yung mga binabayad ko sa mga na gawain po. Mm, sa mga missions po ninyo. So, until now po, nag-still going on po yung mission ninyo kapag nasa Pilipinas kayo? Apo. Kasi nahinto lang, inintay ko yung sa munting lupa eh. Yung mahirap po kasi yung pumasok. Nagpapa-schedule po. Ah, mahigpit na po ba ngayon? Oh, kahit po mga Kristiyano na rin? Opo. Oh, okay. Mahigpit na kasi sila. Tapos, isa pa, natutuwa kasi ako sa Christian life po. Mula nung nag-preach ako sa LRT, may mga invite sa akin sa ibang church. Tapos nakilala po ako. At nagugulat ako iba yung sabihin, ikaw pala yun. Tapos kahit bata, nakikilala ko ng bata, na ako daw yung nag-preach sa LRT. Eh sabi ko, nakaka-bless kasi hindi ko naman po inisip yun na para gamitin, kundi gusto ko lang po sharean yung tao nung that time kasi bumabagyo po nung time na nag-preach ako sa LRT. Nais po nating siguro po i-detalye ano yung sinasabi niya sa LRT. Kasi po nag-viral po siya sa Facebook nung siya po ay nag-preach sa loob mismo po ng tren ng LRT po sa Manila. At ito po yung panahon na bumabagyo. Ano pong bagyo po yun? Hindi ko po matandaan. July 18 po. July 18. O, ganun po. So, ang lahat po ng tao noon, syempre siksikan, ano? Siksikan sila. So, ano yung naging reaction nila nung kayo? Paano po kayo nagsimula? Sino po ang nagtulak sa inyo na magsimula kayong mag-share ng gospel sa loob ng LRT? Actually, may kasama po ako noon. Sabi ko, nakiusap ako na videohan mo ako kasi gusto kong sharean yung mga tao. Ganong katindi ang Holy Spirit sa inyo na inutusan niya kayo na go, mag-preach ka? Tapos nung nag-preach na ako, ang sabi ko kasi, mga kapatid, ako po si Pastor Mike. Gusto ko po mag-share ng salita ng ni Lord sa inyo, wala po ako inihingin donasyon. Mm. Ito po ay libre para po sa inyong lahat. Kasi po, kung di ko sabihin yun, karamihan po sa Pilipinas, pag kami nag-preach sa bus, may donasyon, mayroong daladala. Nagtutulog-tulugan po yung mga tao. Pag inabutan na sobre, tulog sila. Kaya sabi ko, wala pong donasyon ito. Kaya nung pagkasabi ko pong walang donasyon, natuwa ako sila, yung feedback nila talaga, nakatingin sila sa akin lahat, nag-i-amen po. Eh, pwede po natin panoorin, pero mahaba siya eh. Siguro po, kukunin po natin yung nag-viral na yon sa Facebook, tapos ilalagay po natin, isishare po natin sa page po ng Light Church Facebook page, homepage, o ito po ay fan page po, ano? Okay. Para po naman, meron tayong idea kung ano yung sinasabi niya. At ma-encourage din naman po tayong lahat na kahit na train pa yan, kahit na bus pa yan, eh maaari po tayong makapag-share ng gospel patungkol po kay Kristo. Kasi dito po kasi sa Japan, may barrier po kami sa language. So hindi nga po namin makaya yun eh, hindi po namin magawa yun. Mga kapatid po nating mga Hapon ang gumagawa nun sa mga station. Sila po yung, actually kumukuha pa sila ng permit para lang makapag-share ng gospel. Para, kasi pagka wala kang permit dito, sisitahin ka nila, maingay ka, ganyan kung ano ng mga sinasabi mo. So, alam niyo po, napakapalad po natin sa Pilipinas kasi we are free to share the gospel kahit saan. No, pinapakinggan po tayo, di ba? Ano po yung naging reaction? Nung kayo po ay nag-preach na, ano po yung nakikita niyo sa mga tao doon sa LRT?
meron pong hindi tumitingin pero nakikinig naman po. Tapos alam niyo po ba pagtapos kong magturo sa LRT, nasa isang tabi na ako, may lumapit sa akin isang lalaki na tinapik ako sa balik at sabi niya, "Salamat po, Father." Sabi niya. Natawa po ako. Sabi niya, "Salamat po, Father." Akala niya pare ako. Sabi ko, "God bless po." Sabi sa kanya. Eh siguro, kaya po gumano niyo kasi tinamaan po siya sa message po. Ano po yung naging mensahe ninyo? Yung salvation po. Sabi, ang title po ay, ano po ang andaan patungong kaligtasan. Wow. Ayun po. Kaya marami po nag-comment yung mga... Paano po siya nag-viral? Sino po ang nag-share nung video na yun? Ako po nag-share. Nag-share tapos, sa Facebook ninyo mismo? Apo ako nag-share tapos kinuha nung senior nung God TV Philippines. Wow naman, ang galing. Kasi yung God TV Philippines, siya kumukuha ng mga video na basta regarding sa Panginoon. Mm-hmm. Kinukuha nila kahit di sila nagpapaalam, nalagyan nila ng magandang caption. Tapos isi-share po nila yan hanggang sa nag-viral. Nagulat ako, ang daming nag-comment. Mm-hmm. Habi ko nabasa ko po yung kadalasan ng nagagalit yung mga INC tsaka Muslim. Kasi binigyan ko din doon na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos po. Mm-hmm. Sabi ko, marami po kasi sa panahon natin naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao lamang. Mm-hmm. Kaya doon po nagalit yung mga... merong nag-bash. Opo. Ang sabi nila ay nagtuturo daw ako ng mali, kailan daw naging Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Well, it's actually sad and asa, no? Nakakalungkot po yung mga ganung komento sapagkat totoo naman po talaga na si Kristo po ay isa siyang Diyos, nagkatawang tao, para tayo po ay abutin sa ating mga naging kasalanan. So, napakaganda naman po, Pastor, ng naging experience niyo sa LRT. And then, after po ng LRT, ano po nangyari? Na-invite na ako sa, kasi dati po akong founder ng Acro Fraternity. Okay, gusto ko po malaman yan. Opo. Kailangan po natin malaman yan. Ano po yung Acro Fraternity? Kasi hindi po kami masyadong familiar dyan. Yung Acro, actually, huwag kayong mga galit, sabi ko, sa Acro. Dahil, i-unfriend ko na yung mga Acro na friend ko noon. Kasi sabi ko na kay Lord na ako ayoko na bumalik pa sa dati kong ginagawa. Ano po ba ang fraternity? Ano po ba yung meron doon? Bakit minsan ay nahuhook ang mga kabataan sa fraternity? Kasi po, doon sila kumukuha ng kalakasan brotherhood, para hindi sila magalaw ng ibang kabataan, mga kursundahan, kasi grupo po yun So masculine po ito, masculine defensive na mechanism, parang ganon. Kasi macho, kasi meron silang strength kapag sama-sama sila. Ganon po ba yun? Opo. Okay, and then naging member po kayo nun? Opo, namamalo naging, din po kayo ng puwet? Opo. Naging founder po ako doon ng tatlong lugar. Founder? Meaning po ng founder is, kayo nag-start? Opo, ako yung nagtatag sa lugar na yun. Tatlong lugar po, tapos... suddenly, nagulat ako nung ako ay nagpapastor na kay Lord na ako. Naisip ko rin, anniversary yung Acro, in-invite ako na mag-preach dun sa anniversary nila. Wow. Tapos sabi ko, nga pala, bakit ko tinalikuran pagiging Acro ko? Marami nga palang kaluluwa na kailangan makuha ko sa fraternity, sa buong Pilipinas. Kaya po ako, pagdating sa Japan, nag-post ako ng t-shirt ko, naka-Acro ako sa Shibuya. May nag-PM sa akin na taga Saitama, taga Nagoya, at taga Tokyo. At din, ngayon, sila na po yung nagbigay sa akin ng trabaho. Tapos yung mag-asawa, kasi yung brad ko dito, siya na yung lalakad ng papel ko na iwo-working visa niya na ako. Wow! Ang galing-galing naman ng Panginoon! Kaya natutuwa kay Lord. Sobra. Kasi yung pinag-pray ko po bago pumunta rito, sabi ko po, Lord, ayoko nang pumunta ng Japan. Ayoko na po talaga. Kaya lang, biglang dumating ko yung invitation nung bayaw ko. Sabi ko, ano yung plano mo, Lord? Kasi wala na po akong time sa sarili ko dahil sa church po. Halos kami nung dalawa ni Pastor Roy, kasama ko sa Jesus the Sure Foundation. Araw-araw po ang ginagawa namin, Bible study, meeting ng mga pastor, dalawa po church namin. Sabi ko, pag iniwan ko si Pastor Roy, sabi ko, wala, kawawa siya, sabi ko, putol siya, hirap siya. Ngayon di, nag-uabi ko, bahala ka na Lord, di ko alam, bigay mo sa akin tamang tao. Kaya pagdating ko po rito sa Japan,
doon ako madalas nag-i-stay doon sa kabrad ko. Nagba-Bible study kami, dinidisciple ko sila doon sa bahay nila. Galing na, Lord. Tapos, iba-ibang bahay po ang na ginagawa na yung Bible study po. Kaya, nakakatuwa si Lord. Actually po, ang Light Church ay naghahanap po ng lalaking singer eh. Di po ba? Tayo po ay naghahanap ng lalaking singer. So, kung mapapaunlakan nyo po kami, kanina po ay nag-usap po kami sa Densya, o sa tren, at sabi po niya kung maaari siyang umawit ng operatory songs. So, kami naman po, tuwan-tuwa kami nila Sister Aya kanina at sinabi namin sa kanya, yes, please, gusto namin siyang umawit, gusto namin marinig. Para pagka narinig ni partner Pastor Marlon 14, tara! Dito ka na kumawit. Kasi wala po kaming lalaking singer eh. Puro kami mga babae at hirap na hirap kami. Pero ito po ay nadadala naman po yan sa panalangin. Yeah. Hindi naman po siguro aksidente na kayo ay in-invite ni Sister Sol para po kami ay mapaunlakan nyo kami, nananarito kami at kami po ay mapasyalan ninyo. So, alam nyo po, excited akong mapanood yung ginawa ninyo sa LRT. No? Sana nga lang po, ang mga tao dito sa Japan ay ma-sharean din natin ano sa LRT o sa Tosai Line. Kaya lang mga Japanese eh. Hindi rin pwedeng mag-preach sa Densya kasi bawal daw maingay pa. Bawal nga po sa kanila, kailangan may permit sa Eki, ganun ang kailangan sa kanila. So Pastor, ano ang goal ninyo ngayong 2019 nung kayo po ay nadala dito? Ano yung nakita ninyo na ipinapakita sa inyo ng Panginoon na gagawin ninyo dito sa bansang Japan? Alam nyo po, actually, honestly, nabibless ako sa mga church sa Japan pag Pinoy ministry. Oh. Pag Pinoy yung gamit nilang teaching. Kasi ayokong sabihin na pangit sa ganun, pero totoo po, pagdating sa ibang church na Nihongo and then English, ang Pilipino, hindi ko nakikita na bibless sila eh. Parang inaantok lang. Mm-hmm. Sabi ko, para tayong walang pinag-iba sa Katoliko. Mm-hmm. Sorry po. Kasi sa Pilipinas po, nung Katoliko kami, magsisimba ka sa Katoliko, punong-puno yung simbahan, nasa labas na kayo. Hindi mo na marinig yung pare, yung message ng pare. Pag uwi nyo ng bahay, bless na bless ka pa. Hello. Sabi ko, wala tayong pinag-iba dun. Para tayong walking dead. Hindi tayo buhay talaga sa to. So ano po yung sa palagay ninyo na binibigay na mensahe sa inyo ng ating Panginoon towards pagpunta niyo rito sa Japan para nagtrabaho kayo? Ano po yung mga goals ninyo na palagay ninyo, anak, ito ang gawin mo na sinasabi sa inyo ng ating Panginoon? Gusto ko po magtayo ng church. Kung hindi po ako makapagtayo ng church, gusto ko tumulong sa mga church na may Pilipino na service. Wow. Alam ko naman po na siguro someday matututo ako mag-Nihongo. Pero ando na rin po yung heart natin na pwede natin tulungan yung mga Hapon. Pero ang dami pong Pilipino rito na talagang nalalayo po sa Panginoon. Amen. Ang sarap siguro kung itong church natin to ay siksikan tayo, hindi tayo makahinga sa dami. Yan po. Yun nga yung ano ko, yung compassion ko eh. Nakikita ko kasi sa Pilipinas, kung tatawid ka ng footbridge, makita mo ang daming tumatawid. Kung iisipin mo, kung lahat yun ay hindi maliligtas, kawawa naman po. Kaya wala tayong ibang dapat gawin kundi tumulong tayo sa ating Panginoon. Mapahapon man po siya o mapapilipino, ano po. Kung maaari sana lahat sila dito po, ang number one na comment ko sa Hapon, naawa po ko sa mga Hapon. Lalo na yung mga yung nagsasalita mag-isa, yung sabi ng Hapon ni Jibon, sabi Terone, sabi ka, Waiso. Kasi po, nakikita ko, mapababae lalaki, nagsasalita po sa Densya, sa trabaho. Totoo po yun. Sabi ko, kawawa naman. Kasi po, wala po silang Jesus sa buhay nila. Kasi kung magkaroon dito ng Jesus, ay marami po tayo masisave sa Japan. So, sobra po kasing busy nila sa dami po ng ginagawa nila. Minsan, hindi na po nila na ilalabas yung tunay nilang damdamin. Kasi, itinatago po nila lahat yun eh. Tinatago nila yun. So, ang nangyayari po tuloy dahil sa sobrang stress, nilalabas nila yun na para nagkakaroon sila ng split identity. Meron po kaming kapitbahay sa bahay namin na nagulat ako kasi nung nagbabike ako,
pagdating na pagdating ko, bigla siyang sumigaw. Ano ang sinabi ko sa'yo? Kano gano'n sa akin? Nagulat ako. Pero nung nalagpasan ko siya, iba pala yung kanyang sinasabi. Nagsasalita siyang mag-isa at bitter na bitter siya. Nagagalit siya. So, totoo po yung sinabi niyo, Pastor, nakakaawa po talaga mga Hapon. Okay. Kung hindi po nila makikilala ang ating Panginoong Jesus. So, ang goal po natin ngayong 2019 is to share the gospel more sa ating pong mga kapwa Pilipino, sa ating pong mga kapatid na mga Hapon na hindi pa po nakakilala sa ating pong Panginoong Jesus. So, Pastor, kailan po uwi ninyo? January 26 po. So, next week po ng Sunday, maaasahan po namin kayo dito at maririnig po namin ang inyo pong awit. Opo. No? Opo. So, Pastor, maraming salamat talaga na napaunlakan nyo kami rito at nais po namin anyayahan kayo, no? Na ang Light Church po ay nagkakaroon po ng services po ng Kohoku, Kitapogane, Kinscho, at saka po Koiwa. Ang mga oras po ay nasa fan page po natin. Nandun po lahat. Kanina po natutuwa po kami, meron pong nag-message po sa atin pong messenger at tinatanong po niya kung meron daw po tayong oras na panggabi. At sinagot ko naman po siya na meron po tayong 5 o'clock. Nakakatuwa po kasi sa atin pong mga pagbo-broadcast, sa atin pong mga pag-share ng mga testimony po ng ating mga kapatid na nakakablas yung kanilang mga kwento sa buhay, especially po yung buhay ninyo at yung buhay po ni Pastora Evelyn yesterday, ay talaga naman pong marami pong nabibless, marami pong nakakapanood at marami din pong na-encourage. So, kami po, we encourage you kung gusto po ninyo magpagabay sa Light Church. Narito po ang aming pong page at narito rin po yung aming pong mga oras. Inaaninyahan po namin kayong dumalo sa aming pong serbisyo sa Kinscho, sa Koiwa, Kitapogane at Kohoku po. At inaaninyahan po namin kayo din every Sunday po ng ganito pong oras. Meron po kaming gagawing mga live at mga broadcast na maaari pong kami po ay makagabay po sa inyo pong espiritual na pangangailangan at maaari din naman pong ma-encourage namin kayo. You can also message us kung ano po ang inyong mga katanungan, lalo-lalo na po patungkol po sa ating pong mga topic at sa mga susunod pa pong mga araw ay magkakaroon din po ng mga mas mahalagang topic katulad po ng topic po ng love at also yung pong sino ba ang kapartner mo? Ito ba ipinapanalangin mo? Yung mga ganito pong topic at saka po dun sa mga inihan ng mga topic po ng ating pong kapartner na si Pastor Marlon 14 and her wife. Kaya po, inaasahan po namin na palagi na sa inyo po na kami po ay umaasa na kayo po ay manunood, kayo po ay magla-like, magsishare at kayo din po ay matututo. And also, kayo din po ay magkakaroon po ng encouragement na tayo po ay mag-encourage pa po ng mas marami pa pong mga kapatiran natin na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Pastor Mario Mariano. Apo. Pastor Mike Mariano. Parang Mike Enriquez, ano po. Pastor Michael Mariano, maraming salamat po. At aasahan po namin na ang inyo pong pagbabalik muli dito sa Japan, na meron na po kayong visa na working visa, ay makadaupang palad po namin kayong muli at makasama po namin kayong muli, hindi lamang po sa aming broadcast, but also sa aming po mga service. At aasahan po namin kayo next week. Maraming salamat po in behalf of Pastor Marlon 14 and the Light Church Media Ministry of Light Up Japan. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you po. Happy New Year po again! And we invite you one more time na kayo po ay makinig, manood, mag-share, at mag-like. Marami pong salamat. God bless you po. Thank you po! Yay!